Hi guys! Panibagong ulam na naman ang ipre-prepare sa kusina ni Juana. So, ang ating ihahandang tanghalian ngayong araw na to ay ang ating sitaw kalabasa plus tilapyang sa kakanggata. So, yan. So, ang umpisa natin, yung ating ginagawa pag nagpiprito tayo ng tilapya, lagyan muna natin ng asin. Ligtaran, lagyan natin ng asin. Then, pwede na natin siyang iprito. So, sunod-sunod na yung ating procedure ng pagluluto hanggang matapos natin ang ating kalabasa, sitaw, plus tilapia sa kakanggata. Ating pinilitong tilapia. So, susunod na natin ang pagluluto natin ng sitaw, kalabasa, plus tilapia sa kakanggata. Stay tuned! So, ito guys, kung saan natin pinirito ang ating tilapia, dun din natin lulutuin ang ating menu. So, una-una ulit yung ating bawang. So, means garlic yung aking ginawa dito ngayon. Okay. Pwede rin naman kung ano yung klase na pag-iwiwa ng ating bawang. Sunod natin ang ating sibuyas. Sunod-sunod lang ito guys. Yung ating ginger at ang ating luya. Lagay na rin natin ang ating sitaw kalabasa. Simplahan na rin natin ang ating patis. Ang ating black pepper. So, kanting black pepper lang. So, yan guys. Tatakpan lang muna natin saglit itong ating nilagay na sitaw kalabasa. Sunod na natin yung iba pa mamaya ang procedure natin. Ang process natin ang pagluluto. So guys, ipapaalala ko lang pala. Sa dalawang klaseng pagkatas natin ang ating katas ng niyog, ng ating niyog. So, unang-una, itong ating kakanggata. Yan. So, yan. Muna. So, konting-konting tubig muna ilalagay natin dun sa ating niyog. And then, ikakatasin natin. Ito yung pinakakanggata natin. And then, ito yung pangalawa. So, yan yung ipang sasabaw natin para lumambot ang ating gulay. Then, yan. Isusunod na natin. Ihulog na natin dun sa ating sitaw kalabasa. So, ito guys. Ilalagay na natin yung pangalawang pagkatas natin sa ating niyog. Yung ating initial na isasabaw natin dito sa ating gulay. So ito guys, isunod na natin ang ating piniritong tilapia. Para sumabay dun sa maluto sa gata yung ating tilapia. Yung ating isunod. Kailangan isunod. Isunod na rin natin ang ating siling haba. Then yung ating chili flakes. So guys, yung ating pinakahuli, yung ating kakanggata, huwag nating kakalimutan. Lagay na natin. Ayan. Makikita nyo, creamy. Then, masustansya ang ating lutong sitaw kalabasa and tilapia sa kakanggata. So, hintayin lang natin maluto ng bahagya pa yung ating mga sangkap at mga ingredients or pati yung ating tilapia.
Pero siyempre, bago yan, lagay na rin natin yung ating silang, siling habaan natin. Para medyo maluto. Takpan natin, and maya-maya, pwede na natin hanguin. So guys, ito na ang ating finished product, ang ating sito kalabasa plus tilapia sa kakang gata. Ayan, mag-enjoy na naman ang pamilya sa ating ulam. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, Kusina ni Juana, pakihanap ako sa YouTube. And then, paki-like and share yung mga videos ko. Till next time, thank you! So guys, ito na. Ilalagay na natin siya sa ating serving plate. And isa-serve na natin sa ating pamilya. Ito guys, ilalagay na natin siya sa ating serving plate. Konting tipon lang ang ating gagawin sa ating sitaw kalabasa plus tilapia sa kakang gata ni Juana. As you can see, napakakunti lang ulit ng sabaw natin. So, yan. Kasi hindi naman siya sa akin na personal na opinion ko. Ayoko talaga ng masyadong masabaw. Ang masabaw sa akin ng sitaw. So, yung gusto ko yung parang naghahabol lang ang ating sabaw sa ating mga lutong ulam. Ayan, yun. Okay na tayo. Ayan natin ang ating. So, tatapusin ko lang to guys. Then, i-serve na natin to sa ating pamilya na makakain na. Enjoy! So, guys, ito na ang ating sitaw kalabasa plus tilapia sa kakang gata.